pagpatintero ang mga barko ng Pilipinas sa pulupulutong na barko ng China para makapaghatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinabayan yan ng pakikipagsagutan ng ating Coast Guard sa sunod-sunod na radio challenge ng China. Ayon sa aming mapagkakatiwala ang source. Iniimbestigahan naman ang ulat na binomba ulit ng tubig ang barko ng Coast Guard tulad po ng ginawa ng China sa naunang resupply mission. At nakatutok live si Joseph Moro. Joseph! Mel, Vicky, Emil, sa kabila ng tangkang pangharas ng China ay natuloy at nagtagumpay na rin ang paghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Kuha ito ngayong araw sa Unay sa May 1 at Unay sa May 2 ang mga resupply ship na naghatid kanina ng mga probisyon sa BRP Sierra Madre, ang barkong nakasadsad sa Ayungin Shoal na nagsisilbing outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sa di kalayuan makikita ang BRP Sindangan, ang isa sa dalawang barko ng Philippine Coast Guard na nag-escort sa rotation and resupply mission. Makikita rin sa video ang malaking barko ng China Coast Guard sa di kalayuan. Ipinakita yan kanina sa Senado ni Senator Francis Tolentino habang nagdadasal sa pagsisimula ng sesyon para magpasalamat sa ani matagumpay na misyon. We also thank you, Lord, for guiding and safely allowing our resupply ships, UNIMAY 1, and Unisamay 2 to enter the Ayungin Shoal today at 9:07 a.m. safely to provide food and medicine for our brave soldiers despite the threats coming from several foreign ships. Naglabas din ng pahayag ang National Task Force for the West Philippine Sea para iulat na nagtagumpay ang misyon. Yan daw ay sa kabila ng anilay mga tangka ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia para harangin, takutin at sumagabal sa resupply mission. Binati rin ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang katapangang ipinakita ng Armed Forces at Coast Guard. Hindi naging madali ang biyahe ng resupply mission. Linggo ng tanghali, eksklusibong nakuna ng GMA Integrated News na nakadaong ang dalawang resupply boats. Sila rin ang na-water cannon ng China Coast Guard sa naunang resupply mission noong August 5. Lunes ng umaga, nakalis na ang mga resupply boats para sa importanteng misyon sa BRP Sierra Madre. Ayon sa isang mapagkakatiwala ang source, bago makalapit sa Ayungin Shoal, nakasalubong ng resupply mission ang pulutong ng puwersa ng China. Hindi nabanggit ng source ang eksaktong bilang nito. Yan din ang kwento sa mga tweet ng maritime security expert na si Ray Powell dakong alas 6 ng umaga kanina. Makikita sa mapang ito ang BRP Cabra at BRP Sindangan na pumalawat mula sa Sabina Shoal na mag-escort sa mga supply ship patungong Ayungin Shoal. Pero kasabay nito ang ani pag-deploy rin ng China ng kanilang apat na militia ships para humarang sa Ayungin. Ang apat na yan ay bahagi raw ng 11 militia ships na ipinisisyon ng China sa Mischief Reef simula kahapon. Sa tweet ni Powell, dakong alas 9 ng umaga, nakalapit na sa Ayungin ang BRP Cabra at BRP Sindangan ng Pilipinas. Habang nakaposisyon daw doon ang 3 sa 4 na militia ships ng China. Kalaunan, nag-tweet si Powell na tapos na ang resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Ayon sa mapagkakatiwala ang source ng GMA Integrated News, kumpara raw sa insidente ng August 5 kung saan binomba ng tubig ng China Coast Guard ang ating resupply ships, sa operasyon daw kaninang umaga, nagpalitan lamang ng radio challenge ang China at Pilipinas at nakatuloy pa rin ang resupply mission. Pero ayon sa isang opisyal, may report na ng water cannon pa rin ng China Coast Guard at ang tinarget ay ang barko ng Coast Guard at hindi ang mga supply boats. Hinihintay pa ang detalye nito. Ayon din sa isang opisyal, malaking tulong sa ikinilos kanina ng China sa Ayungin Shoal ang pagkondena ng ibang bansa sa water cannon incident noong August 5 at ang pagbibigay nila ng suporta sa Pilipinas. Vicky, ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, ay magpapatuloy itong mga rotation at resupply mission na katulad ng ginawa natin sa Ayungin Shoal. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad,
bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.